Good morning mga langga! So today is Friday and 7 days na natin dito sa quarantine. 3 days to go na lang. Malapit na. But today yung aking swab test day. And fingers crossed sana negative lang. Kasi kahapon and ngayon medyo masama pa rin yung aking pakiramdam. Kahapon kasi para akong nahihilo, para akong nilalagnat na medyo maano yung aking lalamunan. And pagising ko din kaninang umaga, ang bigat-bigat ng aking katawan. Pinilit ko lang talaga yung aking sarili na bumangon. And then naligo ako. And then ayan, ito yung ating suot today. Kasi nga, yun nga, meron akong swab test day today. And hindi ko alam kung, sakit ng aking ano. Hindi ko alam kung anong oras sila darating. Kaya naligo na ako para ready na ako kung sakali na dumating na soon or mamaya. And nag-ano lang ako nag-upload. Ang tagal. Ang tagal-tagal ma-upload kasi yung wifi ang hina. And ito na pala yung aking dress na ginawa nung nakaraang araw. Yung kulang na lang dito is yung strap. Ayan. Pero okay na to. Ayan. O, diba? Meron na akong dress. And anuhin ko na lang pala dito. Tatahin ko yung dulo. Yun na lang. And then yung strap. Hello mga langga. Ayan. Buong araw na akong nakahiga dito. Pag bumabangon na ako, nahihilo talaga ako. Kaya yan. Nakahiga lang ako. Hinintay ko yung aking swab test. Hindi pa rin dumadating. Hindi ko alam kung anong oras darating. Kasi wala namang message galing sa kanila kung anong oras sila darating. Sabi, hintayin na lang daw. Pag andyan na sila sa baba. Diba? And ayan, meron akong ano dyan sa aking noo. Para maanuhan yung aking katawan. Kasi talagang ang init-init ko. Yung aking mata parang parang nagbaburn na. Tapos, buong araw na hindi ako nakakain. Nagbiskit lang talaga ako, yun lang. Pero parang, ano, parang walang masyadong lasa. Pero sana naman hindi COVID. Sana yung ano lang to, yung normal lang na flu. Okay lang. Pero pag ano na, huwag naman sana. Tapos mag-isa lang ako dito, wala akong kasama. Pero magpapadala yung aking pinsan, tinawagan niya kasi sa reception kung pwede akong padala ng pagkain, like prutas, pwede daw. Akala ko hindi pwede kasi nasa website nila. Sa website mo nila o yung nasa receipt nakalagay. Basta nakita ko doon na bawal daw magpa-deliver. Akala ko naman, hindi talaga pwede. Siguro yung mag-order ka ng pagkain sa labas, siguro yun yung bawal. Pero pag yung ipapadala siguro sa'yo ng relatives mo or family mo, pwede. So, yan. Bibili na yung aking pinsan. Nagpabili ako ng orange, lemon, apple, ano pa ba, banana, mangga. So, yun ang pinabili ko sa kanya. Mga prutas. So, ayan mga langga. Update ko kayo mamaya pag dumating na yung aking magsaswab test sa akin. Hello mga langga, it's 7 PM na dito. 7 PM na ba? Yeah, 17 PM na dito sa Philippines. Lumalala talaga yung aking pakiramdam. Ang init ko. But hindi ko kasi dinala yung aking pang-check ng temperature. Hindi ko naman kasi akalain na magkakaganito ako. Kasi I tried my best naman na umiwas sa mga tao. Talagang nagsosocial distancing ako nung
umuwi ako. Tapos pagdating ko dito, naka-face mask and face shield naman ako. And panay yung aking sanitizer na hugas ng aking kamay. Hindi ko alam kung paano ko nakuha. Just in case, fingers crossed na nagkaroon ako ng COVID. Okay lang na yung normal lang to na flu. Kasi kung bukas sa view result ko, yun nga, pag nagpositibo ako, hindi ko alam kung sinong tatawagan ko, sino, kung tatawagan ba nila ako, and ilang days ako maka-quarantine dito. Ang hirap kasi mag-isa lang ako. Wala akong kasama, syempre hindi din makapunta dito yung mga relatives ko. So, ang hirap. Hindi ko na nga muna sinabi sa mama ko na pasama na naman yung aking pakiramdam kasi nung alaman niya kahapon, nervous na naman siya. Ayoko naman na maano si mama. Ganyan kasi si mama pag yung may sakit ka, parang nininervous yun siya lagi. So, tingnan ko na lang bukas kung ano yung magiging result. Kasi chinek ko sa Google, sa website, kung ano yung mga sintomas. And meron ako lahat. Nanginginig ako, ang init-init ko. Sakit ng lalamunan ko. Tapos yung panlasa ko naman, hindi pa naman siya 100% na nawala. I would say 50%. May panlasa pa naman ako kahit konti. And yun. Pero sana lang talaga, hindi. Hindi ko alam mo nang gagawin ko. Init-init. Pero inom ako ulit ng gamot. Kasi gusto kong magpawisan ulit. Pagpawisan. Update ko kayo ulit mga langga kasi tumatawag si Mark. Hello mga langga. So today is Sunday and it's already 7:53 PM dito. Sorry. And update ko lang kayo kasi dumating na yung aking result. And nagpositibo talaga ako. Kasi tinawagan nila ako and then marami silang tinatanong just to confirm my details. And yun nga, marami siyang tinatanong and parang alam ko na na sasabihin niya positive ka. And I know naman na sa sarili ko na yun nga, meron ako kasi lahat ng sintomas. Meron ako eh, yung nilalamig ako, ang init-init ko, yung panlasa ko nawala, amin yung ubo ako, sakit ng ulo ko. So yun, and then masakit yung katawan ko, mga buto ko, talagang ang sakit. So hindi na talaga ako nagulat nang sinabi niya. And then sabi niya, may susundo daw sa akin bukas, ililipat daw ako sa ibang facility kasi meron daw dong doktor na magmo-monitor sa akin. So magka-quarantine ako doon for another, I think 8 or 7 days kasi yung start ng aking another 10 days is kahapon. So yan. And libre naman daw yun. Libre daw yun and then libre din yung pagkain kasi tinanong ko siya, sabi ko may bayad ba yun. Sabi niya wala daw. Libre naman daw. So that's good. And update ko na din kayo sa aking nararamdaman today. Hindi yung lagnat ko parang bumaba na siya pero meron pa rin akong lagnat and konting nilalamig din yung aking ubo and nagsakit pa rin ang ulo ko at yung katawan ko parang ang bigat-bigat. So hopefully gumaling na ako soon. Sana hindi na ako lumala like Friday and yesterday. Kasi talagang grabe talaga ako ng Friday and yesterday. So, yeah.
hindi ako makapaniwala na meron ako. Kasi, I tried my best naman na mag-show social distancing. Hindi naman ako masyadong lumapit sa mga tao. Naka-face mask naman ako. And then, nag-sanitize naman ako ng kamay ko. Nag-hugas ako ng kamay ko. So, hindi ko lubos maisip kung saan ko talaga siya nakuha. But I think, dito na talaga to sa Philippines. So, yeah. Kasi, nung ano lang talaga lumabas yung sintomas eh. Nung Thursday. So, ilang araw na ako noon. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Pang limang araw ko na yun. So, yeah. So, tumawag na din ako kay Mark. Tumawag na din ako sa family ko and then sa mga friends ko. So, yan. Kasi, I know na nag-aalala sila for me. So, hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. In-update ko lang talaga kayo mga langga. Pero, I know naman na makakayanan ko to. Malalagpasan ko din to. Parang feeling ko kasi parang medyo okay-okay na ako. Sana magtuloy-tuloy na to. Sana nga hindi na lumala. Ganito pala talaga kagrabe yung magkaroon ka ng COVID. Hindi siya biro. Talagang ang hirap. No Friday and yesterday talagang parang feeling ko hindi ko na siya kaya. Talagang iyak ako ng iyak kasi yung init-init ko, nilalamig ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So yeah, talagang very ano talaga tong ano virus na to. Very contagious talaga siya. So ingat-ingat talaga tayo. Kahit nga ako, nag-iingat talaga ako. Lagi akong nagsasanitize, naghuhugas ng kamay ko. Ayun. Dinapuan talaga. Basta, doble ingat lang talaga tayo. Ayun, sakit. So, anyway, mga langga, I will update you again tomorrow. And, i-close ko na tong vlog. So, thank you so much for watching and hope to see you in my next one. And enjoy life and take care, mga langga. Bye!